sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kumpiyansa na lalo pang makababangon ang ekonomiya ng bansa kasunod ng desisyon ng World Health Organization na alisin na bilang global health emergency ang COVID-19. Hataw Balita. 20 piso kada kilo na halaga ng bigas ibinebenta ngayon sa mga kadiwa ng Pangulo Store sa Antique. Hataw Balita. Commission on Elections inagahan na ang pagsumite ng aplikasyon para sa gun ban exemption bilang paghanda sa 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Hataw Balita. Philippine National Police desididong mabuwag ang nasa 48 private armed groups sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Hataw Balita. Ilang private schools nangangamba na baka mapilitang magsara at tumigil ang operasyon ng ilan sa kanila kapag tuluyan ang naipatupad ang ban sa no permit, no exam policy sa bansa. Hataw Balita. At panibagong taas presyo at rollback sa produktong petrolyo, muling ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw ng Martes. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalo pang makababangon ang ekonomiya ng bansa kasunod ng desisyon ng World Health Organization na alisin na bilang global health emergency ang COVID-19. Para sa Pangulo, ang sitwasyon ngayon ay magbibigay ng pagkakataon sa bansa na mabigyang pansin ang mga proyekto na magbibigay ng mas maraming trabaho at kita sa mga Pilipino. Gayunman, ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi pa rin dapat ipagsawalang bahala ang mga pag-iingat upang hindi na maulit ang pagsasara ng ekonomiya at magdulot ng pahirap sa publiko at sa mga negosyo. Nagbaliktanaw ang Pangulo sa kanyang pagharap sa pagtitipon ng ASEAN Development Bank kung saan binigyang diin niya ang mga layuning dapat maabot ng bansa. Kabilang narito ang sustainability, climate resilience, responsiveness at inclusivity. Ibinahagi rin niya ang Philippine Development Plan para sa taong 2023 hanggang 2028. Ang naturang transformative agenda ay nakatuon sa pagbangon ng ekonomiya mula sa epekto ng COVID-19. Naglalayon itong makabuo ng quality jobs at competitive products upang maging maayos ang pamumuhay ng bawat individual at pamilyang Pilipino. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. When I met with the Board of Governors of ADB last September, just 3 months since my assumption of office, I highlighted the need for our country to safely navigate through the waters of the post-pandemic world and in that way firmly anchor our economy, not just on the new normal, but on the better normal. The pandemic did not blur our national vision that was already very clear to us even before it supervened. We will ensure that the plans and projects are stringently and timely and are timely executed. We will also ensure judicious utilization of the loans and other technical assistances that are provided to the country. Hataw Balita. Ibinebenta ngayon sa mga kadiwa ng Pangulo Store sa Antique ang 20 pesos kada kilo na halaga ng bigas. Ito'y programa ng pamahalaan kung saan murang makabibili ng bigas, gulay at prutas ang mga residente. Mayroon ng 16 na kadiwa retail stores na binuksan sa probinsya nito o nito lamang Marso. Ito'y nakakalat sa 7 bayan sa lalawigan, kabilang ang Pandan, Libertad, Sebaste, Hamtik, Tibiaw, Sibalom at Belison. Dito mura lamang ibinebenta ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo kumpara sa regular price ng bigas na umaabot sa 40 pesos hanggang 60 pesos ang presyo. Pero dapat ay makabili muna ng 100 pesos na halaga ng gulay o prutas ang isang customer bago siya makabili. Ang bawat customer ay maaari lamang bumili ng 2 kilo ng bigas kada araw. Hataw Balita.
Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makatutulong sa mga Pilipinong panukalang food stamp program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa Pangulo, isa ito sa mga programang nakalatag kasamang ASEAN Development Bank of the Philippines o ADB. Bukod dito, kabilang din anya sa napag-usapan nila ni ADB President Masatsugo Asakawa ang mga programa na bibigyan tulong ng ADB gaya ng infrastructure, agrikultura, reskilling, retraining at climate change. Hataw Balita! Ililipat muna pansamantala ng Philippine Postal Corporation ang kanilang tanggapan para hindi ma-disrupt ang kanilang operasyon at serbisyo kasunod ng sunog sa Manila Central Post Office nitong linggo, May 21. Pasado alas 11 kamakaluan ang sumiklab ang sunog sa Manila Central Post Office sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. 7 ang napaulat na nasaktan sa insidente. Batay sa mga inisyal na impormasyon, nagsimula ang sunog sa basement ng butali at mabilis kumalat. Ayon naman kay Mark Laurente, Chief of Staff ng Postmaster General, nagmula ang apoy sa basement kung saan naroon ang maintenance at storage room. Dito rin nakaimbak ang maraming paper at wood materials kaya mabilis na kumalat ang apoy. Sa isang panayam, kinumpirma ni Postmaster General Luis Carlos na natupok na ng apoy ang buong gusali. Kasamaan niya sa mga nasunog ang ilang mamahaling paintings at commemorative stamps. Magsasagawa naman ng inventory at assessment ang PhilPost sa mga napinsala kabilang ang mga parsela. Ipaubaya naman ni Carlos sa Bureau of Fire Protection ang pagtukoy sa sanhi ng sunog. Pakinggan po natin ang pahayag ni Luis Carlos, ang Postmaster General ng PhilPost. I just have to get and wait for that report from BFP kung anong saan ang galing at ano yung naging cause. As of the moment, I cannot speculate kasi everybody's just speculating. Makakagulo lang tayo kung tatanungin natin. So I'll wait for the regional director for their report on really what happened to the fire. Ayon naman kay Manila Mayor Hani Lacuna Pangan, bunsod ng nangyari sa Manila Central Post Office, mag-inspeksyon na rin sila sa iba pang historical building sa lungsod upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Tiniyak din ito ang tulong ng lokal na pamahalaan upang maitayong muli ang nasunog na gusali. Pakinggan po natin ang pahayag ni Manila Mayor Hani Lacuna. Opo, gagawin po natin yan. Of course, andyan pa rin po ang Manila City Hall. Isa rin pong historical landmark pong City Hall. Sisimulan po natin sa amin po mismong tanggapan. Gaya nga po ng recommendation ng ating pong Chief Superintendent na mas maigi po kapag ni-restore po natin itong post office, magkaroon na po siya ng maayos na sprinkler system po. Yan din po ang imumungkahin natin sa iba pa po nating mga National Historical Landmarks. Hataw Balita! Iniyak ni Philippine Statistics Authority o PSA sa publiko na ang mga nasunog na national IDs na nadamay sa nangyaring sunog sa Manila Central Post Office ay kanilang papalitan ng walang ekstrang babayaran ng mga kababayan natin na tapos nang magparehistro. Nakikipag-ugnay na anya ang PSA sa Philippine Postal Corporation o PhilPost hinggil sa mga national ID na nasunog. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng PSA na batay sa inisyal na impormasyon na kanilang nakuha sa PhilPost, tanging ang mga national ID na for delivery sa lungsod ng Maynila ang naapektuhan ng sunog. Nilinaw rin ang ahensya na ang mga for delivery na national IDs ay kanilang isinosort at iniipon sa PhilPost Central Mail Exchange Center sa Pasay City na hindi naman kasama sa nasunog. Hataw Balita! Sa iba pang balita, nakapagtala ang Pilipinas ng mahigit 1,000 new COVID-19 cases kahapon, araw ng Lunes, May 22. Sa datos ng Department of Health o DOH, 1,637 ang bilang ng mga nadagdag na kaso. Ang total COVID-19 cases sa bansa ay umabot na sa 4,129,265. Ang mga aktibong kaso ay 16,053. 23.9% ang nationwide positivity rate. Samantala,
Samantala, wala namang nadagdag sa bilang ng mga nasawi. 2006 naman ang mga bagong gumaling. Sa kabuuan, 66,466 ang total deaths, habang ang total recoveries ay 4,046,746. Hataw Balita! Hoy, inagahan ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsusumite ng aplikasyon para sa gun ban exemption bilang paghanda sa 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Simula sa June 5, 2023, pwede na mag-apply ang ating mga kababayan. Ito'y mas maaga ng 2 buwan kaysa noong mga nakaraang halalan. Simula August 28 hanggang November 29, 2023 ay bawal ang pagdadala ng baril kapag hindi autorisado dahil sa gun ban o election period. Ayon kay Commissioner Amy Perolino, Chairman ng Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns o CBFSC, bahagi din ito ng kanilang maagang paghanda para sa BSKE at ang mga karapat dapat naman na mabigyan dahil sa kanilang trabaho ay hindi magkakaroon ng problema. Nagsimula na silang magsagawa ng assessment sa peace and order situation sa iba't ibang mga lugar. Pakinggan po natin ang pahayag ni COMELEC Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns Chairperson Commissioner Amy Perolino. This will ensure that only the right people will have the authority to carry firearms. Kasi pag medyo matagal tayong nagbukas at yung mga karapat dapat magdala ng firearms in order to protect themselves or in order to protect the property that they are in charge of keeping safe, ay hindi natin mabigyan ng exemption or certificate of authority sa tamang oras, ay baka makaka-apekto ito sa discharge ng kanilang functions. Ang PNP, ilang active at potential private armed groups o PAGs ang kanilang binabantayan. Ang Armed Forces of the Philippines naman, tuloy-tuloy ang mga operasyon at pagmomonitor bilang deputized arm ng COMELEC kasama ang PNP. Pakinggan po natin ang pahayag ni PNP PIO Assistant Chief Colonel Dario Menora. Marami po tayong loose firearms na kailangan papuri natin ulit na paigtingin ng ating checkpoint operations para ma-prevent, ma-preempt yung mga utak nito, mga would-be criminals na makapag-disrupt ng election na ito. Hataw Balita! Desidido ang Philippine National Police na mabuwag ang nasa 48 private armed groups sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Red Maranan, base sa kanilang listahan, mayroong 3 aktibong PAGs ang kanilang binabantayan habang nasa 45 naman ang mga potential PAGs. Ayaw na anya nilang magamit pa ito sa papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Ang mga ito ay nasa Region 3, Region 5, Region 6, Region 13, Cordillera at Bangsamoro Autonomous Region. Batay sa kanilang investigasyon ng mga private armed groups, ang karaniwang inuupahan ng ilang tiwaling politiko para saktan o takuti ng mga kalaban sa politika at mga botante. Para masiguro ang pagkakaroon ng ligtas at payapang barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre, magsasagawa ng mga focus operation ng PNP laban sa PAGs, gaya ng pagsisilbi ng mga search warrant at warrant of arrest. Pakinggan po natin ang pahayag ni PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Red Maranan. Based doon sa historical data natin, yung mga candidates natin sa mga eleksyon ay nasa subject sa mga harassment. Ganon din yung kanilang mga supporters. So yun ang gusto nating maiwasan dito sa darating na barangay and SK election. Ang gusto natin dyan ay magkaroon ng tinatawag natin na intelligence-driven law enforcement operation. So kung sa pagtaya ng ating mga ground commander ay kailangan magkaroon ng mga search warrant operations para makuha natin yung mga illegal na armas sa kanilang pag-iingat. Kung sila naman ay may mga pending warrants of arrest, yung mga members ng PAGS na yan, ay huhulihin natin yan. Ang PNP ay nakabantay at nakatutok sa inyo. Hindi kami titigil para mahuli kayo at makumpiska lahat ng mga baril na pinagbabawal na nasa inyong pag-iingat. Hataw Balita!
pagsara at nangangamba ang ilang private schools na baka mapilitang magsara at tumigil ang operasyon ng ilan sa kanila kapag tuluyan ang naipatupad ang ban sa no permit no exam policy sa bansa. Ang ilang may-ari at principal ng paaralan, problema na baka bumalik sa dati ang kanilang sitwasyon kung saan nade-delay ng pagbabayad ng tuition ang kanilang mga estudyante. Ito'y kapag ganap ng naipatupad ang pag-ban sa no permit no exam policy sa mga private school. Taon-taon na sa 30% sa kanilang mag-aaral ang hindi nakakapagbayad ng tuition fee. Kaya naman sa oras na tuluyan ng iba ng no permit no exam policy, maaaring mas marami pang mga estudyante ang hindi makapagbayad ng matrikula. Ayon kay Eliezer Casilag, presidente ng Federation of Associations of Private School and Administrators o FAPSA, malaki ang magiging epekto nito lalo na sa malalaking private school dahil marami pa rin sa mga ito ang hindi pa nakakabawi mula sa epekto ng pandemya. Pakinggan po natin si FAPSA President Eliezer Casilag. Ginawa mo yung batas, lahat sila hindi magsisipagbayad. Maski yung kaya magbayad, affected na sila. Ay bakit? Pwede pala eh, pa-approve tayo ng gobyerno. O sino pang babayad? May intervention naman kami dyan kasi ang mga parents naman, binibigyan namin ng ano, ng promissory note, no? Inaalaw natin yan. Naniniwala naman kami na pagkatalagang bata mahirap, may mga scholars kami. May mga bata kami na talagang, kumbaga, hindi namin pinapabayad. Dahil kung matatalino talaga at walang pera, talagang kasama sila sa scholars. Samantala, para naman kay Dr. Lisa Marie Oligario, isang education expert, bukod sa epekto ng pagbabawal ng polisiya sa mga private schools, magkakaroon rin ito ng epekto sa education system ng bansa kapag napilitang lumipat sa mga pampublikong paaralan ng mga private school students. Pakinggan po natin ang pahayag ni education expert Dr. Lisa Marie Oligario. Pagandahin natin ang kalidad ng edukasyon. At yun nga, maapektuhan ang kalidad ng edukasyon pag overpopulated ang public schools. Na ngayon ay overpopulated, meaning kailangan nating bigbigan ang mga classrooms natin at ang ating mga teachers. Kailangan mag-isip sila ng paraan para mas mapagaan ang pagbayad ng mga pamilya. No? So, halimbawa, huwag naman ito sa exam, pero parang inaisip pa sila, yun ang pinakapang-ipit, di ba, sa mga estudyante. Pwede, ano, bigyan ito ng mga warnings ng mga estudyante at yun nga, bibigyan ng interest. Huwag lang sa panahon ng exam. Hataw Balita. Nakatanggap ang 6 na barangay ng Kidapawan City ng 2 makabuluhang proyekto na nagkakahalaga ng 24 na milyong piso. Ang Farm to Market at Level 3 Water System Expansion Projects ay pinondohan ng Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program o LGSF-SBDP ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA. Sa ginawang turnover ceremony sa magkahiwalay na araw at lugar noong nakaraang linggo, ito'y kinabibilangan ng barangay San Roque, Gayola, Santo Niño, San Isidro, Malinan, Katipunan, Masaya, at nagpapasalamat ang mga barangay na nakatanggap ng proyekto. Layunin ng naturang proyekto na may pakita sa mga mamamayan ang lahat ng pagsisikap ng pamahalaan upang maiwaksina ang pakipagbakat tuluyan ng mawala ang impluensya at insurgency sa mga lugar. Dumalo at nagbigay din ng suporta sa nasabing event ang mga nangunguna sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ng local government units. Hataw Balita. Ipinagutos na ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa Traffic Management Team ng lungsod ang pagbuo ng mga pulisiya sa pagpapatupad ng single ticketing system para sa traffic violations sa syudad. Una na rin nakipag-usap ang alkalde sa City Council upang tumulong sa pagbuo ng ordinansa para sa planong pagpapatupad dito sa Baguio City. Layon itong magkaroon ng epektibo, sistematiko at maging kumbinyente ang transport at traffic management system sa summer capital ng bansa. Sa ilalim ng single ticketing system, magkakaroon ng iisang sistema ang local government at ang land transportation office para sa pagbabayad ng multa
ng mga traffic violators upang hindi na magkaroon ng license confiscation sa mga violator. Matatandaan ang pilot implementation ng single ticketing system ay una na rin ipinutupad sa National Capital Region nitong May 1, 2023. Hataw Balita. Abiso po sa ating mga motorista, epektibo na ngayong araw ng Martes, May 23, ang panibagong task presyo at rollback sa produktong petrolyo na muling ipatutupad ng mga kumpanya ng langis. 60 centavos ang tinatayang magiging task presyo sa kada litro ng diesel. 80 centavos naman ang oil price hike sa gasolina, habang hanggang 10 centavos naman ang ipatutupad na rollback sa presyo ng kerosene. Ang inasang paggalaw sa presyo ng petrolyo ay bunsod ng plano ng Estados Unidos na dagdagaan ang kanilang Strategic Petroleum Reserve at ang plano ng pag-iquit ng sanctions ng G7 country sa Russian oil. Hot! Sa ating ulat panahon, sa kasalukuyan ang bagyo na na-monitor kahapon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR ang patuloy na binabantayan ng State Weather Bureau ng PAGASA. As of 3 a.m. ngayong araw, May 23, ay huling namata nitong Typhoon Mawar sa labas ng ating PAR sa layong 2,300 kilometers silangan ng Visayas. Ito'y nananatiling may maximum sustained winds na 155 kilometers per hour malapit sa gitna at may gustiness na umaabot hanggang 190 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa southwesterly wind flow o localized thunderstorms. Samantala, makararanas ang Palawan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa southwesterly wind flow. Manatiling alerto sa posibleng biglang pagbaha at pagbuho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasangbahay. Ang agwat ng temperatura para sa Baguio City ay maglalaro mula 18 hanggang 22 degrees Celsius, sa Metro Manila ay 26 to 32 degrees Celsius, 23 to 31 sa Tagaytay City area, sa Legazpi City ay 26 to 35 degrees Celsius, sa Puerto Princesa City ang temperatura po ay maglalaro mula 26 to 32 degrees Celsius, 26 to 33 sa Cebu City area at sa Davao City mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Magandang balita, dahil po sa kasalukuyan wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay ng bansa. Kaya pong ating mga kababayang mangingisda, pati na rin ang may mga maliliit na sasakyang pandagat ay malayang makapapalaot sa mga baybay. Ang araw po ay sisikat alas 5:27 ng umaga. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Feeling blessed, ito ang naramdaman ng mga residente ng Barangay Aplaya, Santa Rosa, Laguna matapos ang isinagawang feeding program ng MCGI Cares. Si Mac Cordova, humahataw. Hataw Balita. Isa ang Barangay Aplaya sa Santa Rosa, Laguna ang inabot ng Members Church of God International o MCGI para makapagsagawa ng feeding program kung saan kasama ang libreng gupit para sa mga bata at matanda, pati na ang wish granting. Ayon kay Barangay Chairman Febiato Villanueva, 85% ng kanilang mga kabarangay ay mga indigent family. Nakatanggap ng libreng pananghalian ang nasa 2,406 na mga residente ng Aplaya at namahagi rin ng grocery items sa mga senior citizens at piling mga indigent individual sa lugar. Napakaganda po ng inyong ginagawa dahil isang malaking tulong or kasiyahan ng mga kababaryo ko ang ginagawa ninyo. At may mga salita pa ng Panginoon na tumitiim mo naman sa aming puso at sa isipan namin. Pinagkalooban din ng isang set ng vulcanizing equipment ang grupo ng mga Pedicab Operators Drivers Association o PODA ng Southville 4 Santa Rosa para sa wish granting ng MCGI Cares. Ayon kay Elizabeth
Beth Flores, presidente ng PODA ng barangay, malaking tulong na sa kanilang mga pedicab driver ang gamit na ipinagkaloob sa kanila dahil makababawas na ito sa kanilang gastusin sa tuwing kailangang magpaayos ng gulong. Maraming salamat po, lalo na sa Panginoon, lalo na sa NCGIA na sila nagbigay sa amin ng pagkakataon na magkaroon kami ng vulcanizing sa South Bay, lalo na sa atin ang karami namin namin magpapadyak na mga babae sa South Bay. Kung kita ang namin 300 araw-araw, mapawasan po ng 2 buta sa isang araw, 60 pesos na po. Malaki na po kapamasan sa kita namin, lalo na sa akin po, isang solo parents. Doon lang po ako umaasa sa pitikam. Yun lang, malaking pasalamat ko sa ating Panginoon, si Kristo. Nagpaabot rin ng pasasalamat ang pamahalaang barangay ng Aplaya sa MCGI dahil bukod sa masarap na pagkain, binsog rin ng mga salita ng Diyos ang puso ng mga residenteng nakapakinig sa pagtitipon. Opo, maraming maraming salamat po sa MCGI at una po sa ating Panginoong Diyos na gamit po kayo para po maipahatid nyo ang inyong mga blessing para po sa aking mga nasasakupan. At napakalaking tulong po tulad po ng mga ginagawa pong medical mission na hindi lang po naman ito ang una. Nangyari na rin po ito sa iba't ibang bahagi po ng Barangay Aplaya na sobrang pagpapasalamat po. Kaya't patuloy rin ang pagpapasalamat sa Diyos ng members ng Church of God International sa mga pagkakataong makaganap ng kautusan ng Diyos na gumawa ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya at mananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan, magpakailanman. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mac Cordova, humahataw! Isang house-to-house immunization program ang isinigawa ng Department of Health laban sa tigdas, rubella at polio sa Cavite at Rizal. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Nasa 95% na mayigit 1.3 million total population ng mga bata sa Calabarzon Region ang nahisabuli ng Department of Health o DOH sa Calabarzon Region upang mabigyan ng bakuna kontra tigdas at rubella at nasa mayigit 100,000 bata naman para sa oral polio vaccine. Kung kaya't upang masolusyonan ito, nagsagawa ng house-to-house immunization program ang DOH sa Calabarzon katuwang ang lokal na pamahalaan. Kahapon, nag-ikot ang DOH at lokal na pamahalaan sa Barangay Paliparan, Tridas, Marina City, Cavite at sa Barangay San Juan, Cainta, Rizal, kung saan personal na pinuntahan ng mga tirahan ng mga batang hindi pa nakatatanggap ng bakuna kontra tigdas, rubella at polio. Nais lang natin pakita na hindi tayo tumitigil sapagkat ang ginagawa natin programang ito ay para sa ating mga kabataan. Ang karamdaman nito, measles, rubella at polio ay mga sakit na walang gamot subalit kayang pigilin ng anumang bakuna na binibigay natin ngayon. Ayon naman kay Dasmariña City Mayor Jenny Ostrea Barsada, paraan din ito upang mahikayat ang ilang mga magulang na may duda pa sa bakuna. Siyempre, yung iba kasing mga magulang, may hesitation pa sa bakuna. So, yung iba ay medyo nawala yung campaign, nag-focus tayo sa COVID. So, ngayon talagang kailangan natin yung information dissemination sa kahalagahan ng vaccination para, sabi ko nga, sa Healthy Pilipinas. At sa tulong naman ng ating mga community health workers, ating mga doktor, mga nurses natin dito sa ating local government, ay gagawa naman natin magbigay sa kanila ng informasyon at campaign at na encourage naman natin sila para dito sa vaccination na to. Sa unofficial quick count data na inilabas ng DOH Calabarzon, as of May 22, nasa 58.68% na o katumbas ng nasa 798,064 na mga bata na ang nakatanggap ng measles rubella vaccine, habang 51.39% naman o katumbas ng nasa 151,086 na ang nabigyan ng oral polio vaccine sa rehiyon. Hanggang sa May 31 naman tatagal ang bakunahan kung saan maaaring pabakunahan ang mga batang may edad 9 to 59 months para sa measles rubella at 0 to 59 months naman para sa oral polio vaccine. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson humahataw. Hataw Balita.
8,000 estudyante ngayon sa Masbate National Comprehensive High School ang kasalukuyang nasa blended learning. Ito'y matapos na makaranas ng matinding init sa lugar na umaabot ng 46 degrees Celsius. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Tinatayang nasa 8,000 estudyante ang enrollees ng eskwelahan at tinuturing ng Department of Education o DepEd at Masbate City na mega category school ang Masbate National Comprehensive High School. Busod dito, nagpatupad ng blended learning ang pamunuan ng eskwelahan sa mga mag-aaral nito. Face-to-face ang pasok sa junior high school mula 7:30 hanggang 11:30 ng umaga. At ang afternoon session naman ay distance learning activity o sa bahay mula alauna hanggang alas 3 ng hapon. Ang senior high school naman ay 6 a.m. hanggang 10 a.m. via modular learning naman mula 10 a.m. hanggang alas 12. Sa grade 12, alas 3 hanggang alas 6 ng gabi at module naman alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Ayon kay Masbate National Comprehensive High School Assistant to Principal Ronan Relova, maliliit ang sukat ng Marcos type na mga classroom. Dahil po sa init ng panahon, this is extreme heat condition or yung dahil sa alinsangan, no? The heat index of particularly Masbate province, medyo hindi nga po conducive to learning yung mga classrooms natin. So ang nangyari, like we have recorded yesterday the highest heat index, if I'm not mistaken, which is 46. Sa loob po ng classroom talagang medyo maano yun. Kasi we have 40 students inside the classroom, but we only have, some of our classrooms po ang kanyang size is nasa 6x8 lang po meter. So medyo crowded sila masyado doon. At exposed naman sa matinding sikat ng araw ang building ng senior high school na nasa tabi ng kalsada. Dati ani ay may mga puno pa sa tabi ng mga classroom pero dahil sa road widening, pinutol ang mga ito. Sa tala ng clinic sa eskwelahan noong May 8, may mga estudyante ang hirap sa paghinga, may lagnat, nakaranas ng pagkauhaw, pananakit ng ulo, nose bleeding at pagkahilo. Nagdagdag naman ng electric fan ang mga guro sa mga classroom at hindi pa naging sapat. Naglagay na rin ng mga tubig na mainom para sa mga estudyante at mga guro. Ayon pa kay Mr. Relova, paparating na mga karagdagang electric fan na ipinangako ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte nang bumisita ito sa eskwelahan na nakaraang buwan. During the visit of VP Sara and our DepEd Secretary, si Sara nga po, nung pumunta po siya dito sa aming school, eh talagang first hand iningi niya po yung kung ano yung pangangailangan ng teacher. And this was before the heat index really rose. So ang nangyari po, binigyan niya po kami ng chance to speak kung ano yung kailangan ng school. And part of that, yung hiniling namin, sir, is to have proper ventilation for each classroom. At tinugunan niya po yun, sir. On process na po yan ngayon, magkakaroon po ng 5 electric fans per classroom po. Samantala, nakapagtala naman ang Pag-asa Masbate ng pinakamataas na heat index na umabot sa 46 degrees Celsius nitong May 17 at May 18. Payo ng Pag-asa Masbate sa ating mga kababayang Masbateño na magdala ng pananggalang sa matinding init at magbaon ng inuming tubig upang maiwasan ng anumang sakit dulot ng matinding init. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Binigyang parangal ang Pinoy Boxer World Boxing Association Asia South Flyweight Champion na si Vince Paras sa General Santos City patapos ang kanyang matagumpay na laban sa Maynila. Si April Bayose, humahataw. Hataw Balita. Sa ginanap na WWBO Championship Fights ng Treasure Boxing Promotions at John Elorde Boxing sa Okada, Manila, tinalo ni Paras si Ayomo Hanada mula sa Japan via unanimous decision sa kanilang laban na tumagal ng 8 rounds noong May 13 bilang pabuya at pasasalamat ng usod ng General Santos sa karangalang ibinigay ni Paras. Pinagkalooban siya ng 10,000 piso sa City Hall nitong Lunes, May 22. Si Paras ay 24 na taong gulang na nagmula sa barangay
Bangal. Elementarya pa lang daw ito nag-umpisang magkaroon ng interes sa pagbabaksing ika ni Jan Hedorio, ang dating kamag-aral at matalik na kaibigan ni Paras. Si Vince Paras, yun, nagsugod din siya sa iyahang karir, no, sa pagbuktingero sa Jinsan pagka elementary. Posibido, gini siyang magbaksing. Saan pa sa una, nag-classmate me. Nagbungad din ang paningkamot. Payag din niya na panatilihing suportahan ang kanyang kaibigan sa mga susunod na laban nito, lalo na sa buwan ng Agosto sa Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. April Bayose, umahataw! Hataw Balita! Tumanggap ng karagdagang mga gamit ang pulisya sa Catanduanes sa pagbisita ni Police Regional Office Bicol Regional Director Police Brigadier General West Rimundo Obinike. Tumanggap rin ng parangal ang apat na pulis dahil sa sipag na kanilang ipinakita sa paglilingkod sa bayan. Si Dan Hersalia, humahataw. Hataw Balita! Tumanggap ng karagdagang kagamitan ang pulisya sa Catanduanes Police Provincial Office sa pagbisita ni Police Regional Office Bicol o PRO 5 Regional Director Police Brigadier General West Rimundo Obinike kahapon mula sa PNP National Headquarters. Ang nasabing kagamitan ay ang mga sumusunod: 10 unit ng computer desktop, 2 unit ng Negev 5.56mm light machine gun, 59 units ng Galil rifle, 16 units ng tactical vest level 3A, 15 units ng enhanced combat helmet, at 5 unit ng motorcycle 150cc. Malaking tulong ang mga kagamitang ito sa pulisya upang mapanatili ang maayos at payapang komunidad. Samantala, tumanggap naman ang medalya ng kagalingan ng apat na miyembro ng pulisya dahil sa kagalingan na kanilang ipinakita sa paglilingkod sa bayan. Ito ay sina Police Captain Arne Julius Severo Didace, Police Staff Sergeant Francis Suarez Peña, Patrolman Jake Torrente Tayamora, at si Police Captain Louis James Amoy. Samantala, pinalalahanan naman ni Regional Director Police Brigadier General Obenke ang pulisya na gampanan ng maayos ang kanilang trabaho nang sa gayon ay maging mabuting halimbawa ang mga ito sa mga mamamayang Pilipino. Display a role playing. Anong ibig sabihin? Gawin ninyo kung ano yung role ninyo. Dahil sa ayaw at gusto ninyo, there could never be two person at a particular place and a particular time. Iisa lang, ikaw lang yan. Kaya kung ano yung designation nyo, gawin nyo ng maayos. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dan Hersalia, humahataw. Hataw Balita! Inanunsyo ng local government unit ng Halahala ang iba't ibang serbisyo publiko na kanilang isasagawa sa nasasakupan at maging sa karating bayan. Si Jenica Cruz, matangat, humahataw. Hataw Balita! Patuloy ang isinasagawang paglilibot sa bawat barangay ng lokal na pamahalaan ng Halahala sa Rizal para makapaghatid ng libreng serbisyo sa mga residente at kalapit na bayan nito. Layo ng nasabing programa na mailapit ang mga serbisyo sa mga residente nito. Kabilang ang department heads ng mga tanggapan ng munisipyo maging mula sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Layo ng nasabing programa na hindi na kailanganin pang pumunta sa munisipyo ang mga residente na makatitipid pa sa kanilang oras at pamasahe. Ang mga sumusunod na serbisyo ay ang maaaring matanggap at matugunan sa araw ng pag-iikot sa bawat barangay sa darating na May 25, 2023, mula alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon sa barangay Pagkalinawan. Magkakaroon ng libreng medical check-up at libreng gamot, issuance ng sedula, tax campaign, forms at leads ng requirements para sa pag-apply ng late registration ng birth certificate at iba pa, crop insurance campaign, free disinfectant for pig pens at iba pa, free basic animal health consultation, anti-rabies vaccine para sa mga alagang hayop, at ang information drive tungkol sa mga requirements sa pag-a-apply ng iba't ibang permits.
Kasama rin dito ang application forms para sa pag-apply para sa PWD solo parents at senior citizens, senior citizen registration, DESDA Scholar Scouting, SIM card registration assistance, DTI assistance, PSA National ID registration, renewal ng upa sa sementeryo, at ang National Police Clearance from PNP. Magtungo lamang sa Barangay Covered Court at tiyak kinadala ang inyong mga dokumento. Pinapayuhan din ng LGU ng halahala na magdala ng payong at pamaypay at sariling water bottle. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Rizal, Jenica Cruz Matangat, humahataw. Hataw Balita. Matagumpay na naisagawa sa Davao City ang Wish Day Twilight Concert. Kasunod ng Tago sa Pusong Concert sa Mindanao, ang mga taga-Bisayas naman ang dadayuhin ang Wish Day Twilight sa pagpapatuloy ng provincial tour nito. Si Lucille Loren, humahataw. Hataw Balita. Move on. Ito ang tanong ng mga concert goer matapos mapanood ang first leg ng Wish Day Twilight Provincial Tour sa Davao City nitong Biyernes, May 19. Ang problema ko kasi kung paano makamove on pagtulog mamaya kasi grabe, napakaganda na story, no? Sa ganda ng short film na may live performances in between, hindi mapigilang humiyaw at nakising along ng mga concert goer kina budding singer Haki. At singer-songwriter Sam Manguba. Nostalgic naman, lalo na ang millennial audience, nang kantahin na ni Asia's Diamond Soul Siren Nina ang kanyang hit songs. Si Denver Peligro, maswerteng nakapagpa-picture pa kay Nina habang kinakanta nito ang I Love You Goodbye sa stage. Since I have known her, I'm really idolizing her. At kahit ang mga Gen Z napahanga ng walang kupas na OPM legendary hitmaker na si Raymond Lauchenco. Emotions ang naramdaman ng mga nanood ng Wish Day Twilight Concert dito sa Davao City. Mula sa hugot live performances hanggang sa napakagandang short film na nagpakilig at kumurot sa puso ng concert goers. Dear Dr. Clark, does hello always end with goodbye? What sacrifices can we show in order for love to shine even more? Damang-dama talaga yung feelings and yung story na kino-convey ng concert. Napaiyak kami. Mas masaya ngayon, mas maraming nanood, mas masaya ang mga nanonood, mas malalakas ang mga sigawan. Kahit kami, sigaw kami. Ang ganda na.
Must watch kayo ang movie. Grabe ka touching. Lalaki kayo pero kaloon, guni na. Pero ako mama, wakapugong. Wakapugong, gisip on. Taas ng satisfaction sa gagaling ng mga actress, press, and gagaling ng mga singer. Parang ano, pinagsamang millennial and old fashion na theater. Maging ang top-notch OPM artist na nag-perform, namangha sa konsepto ng Wish Day Concert. First time ko nakakita ng ganyan ang movie. Tapos in between may mga perform live performances. Sobrang nakakaliw. Hindi nakaka-bore till the end. Kakaiba yung treatment ni Direk because in between the movie will be live performances. Nakita ko talaga yung experience, mas mafe-feel mo yung story ng movie kasi sobrang swak yung mga songs. Matapos ang matagumpay na concert sa Mindanao, ang mga taga-Visayas naman ang dadayuhin ng Wish Day Twilight sa second leg ng provincial tour nito. Mangyayari yan sa SMX Convention Center sa Bacolod City sa May 26, 2023. I am personally inviting you all to please watch Wish Twilight Concert Tour at the SMX Convention Center Bacolod on May 26. See you guys there! Tickets are available at smtickets.com and SM Ticket outlets nationwide. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lucille Yuren, Humahataw! Ng mga taga-Bisaya dyan sa Bacolod, May 26, maganda yung Wish Day Twilight Concert na niyan. Ayan. At sa atin naman, shout out, happy 22nd Sabbath anniversary po kay Sisa Daldit Pineda ng Butuan Production Team. Happy birthday po kay Mary Flor Tongson, Ryan Lacanlale. Happy Sabbath anniversary po kay Asher Kadapan Jr. At sa ating mga suki, kay Guillier Dumaran na nandyan sa Apalit, Pampanga. Nakamonitor po sa atin. At si Michael Salazar sa Cavite. At gayon din si Randy Porastero. Ayan. At syempre sa mga tagapakinig po natin sa iba't ibang panig ng mundo. At mga tagapakinig po ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. Tuloy-tuloy po ang isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Dito na po tayo mamayang alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Timoteo, Kapitulo 1, Talatang 8. Datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, 23 sa buwan ng Mayo 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo,
Sherwin Culubong at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning. Kuya, salamat po sa Diyos at magandang umaga.